dami kong assignment. Nakakalo. O, Jordan! Oh. Hindi mo kasama si Papa Joseph? Di, mamaya pa kasi klase namin. Halos di na nga kami magkita ni Joseph, eh. Nakakamiss din pala yung feeling na wala sa tabi mo yung sidekick mo, no? Wow, ah. Pero guys, alam niyo, sa totoo lang, nag-aalala na rin ako kay Joseph. Kasi alam niyo, nakpichika ko yung kaklase niya kanina. Ang sabi, tulala lang daw sa klase nila. Na-hospital kasi yung lolo niya. Nakadalaw ka na ba, Bes? Pero sabi kasi nakalabas na. Okay na daw si Mang Matias. Sorry, Bes, ha? Pero ano nangyari? Di ba dapat ikaw ang unang nakakaalam kung anong pinagdadaanan ng boyfriend mo? Uy, kasi! Sorry, ha? Pero para kasing sinashot off ni Joseph ang sarili niya sa ating lahat. And worse, pati si Hazel. Pero alam nyo, tuminiwala pa rin ako sa kapangyarihan ng Joseph. Ano? Joseph! Joseph at Hazel! Siguro kailangan nyo lang magkaroon ulit ng time para sa isa't isa. May mga bagay siyang dapat unahin. Naiintindihan ko naman yan, eh. Sandaling panahon lang kayo naging tatay sa akin. Kung tutuusin, kulang pa nga yung panahon na yun, eh. Para pagbayaran nyo lahat ng kasalanan nyo sa amin. Para makamit mo yung hustisya na inahanap mo. Pero bakit ganun yung magiging kapalit? Buhay ni Mama? Buhay ko? Wala pa nung simula. Wala ka nang dinala sa buhay namin kung di sama ng loob. Dapat inayaan na lang kita, eh. Pero hindi ko magawa. Hindi ko magawa dahil tatay kita! Dahil tatay kita! Bakit kailangan ang dami mo wala sa akin? Bakit? Hayes, alam mo, dapat sumama ka talaga. Magustuhan mo yung food dun sa pinuntahan namin. Perfect dating place yun para sa inyo ni Papa Joseph. Hello! Earth 2, Hazel! Pasensya ka na. May inisip lang ako. Halata nga, Bes. Okay ka lang? Naalala ko lang kasi yung mga nangyari noon. Oo nga, mukhang hirap ng pinagdadaanan ni Joseph. Kaya nga, kailangan mag-quality time kayo dun sa lugar na sinasabi ko. Cutie with your cutie. Diba? Ay mo mong alam? Ay naku, para naman... Hazel, nakita ko ba si Joseph? Hindi, bakit? Nahanap kasi siya ng prof namin eh. Tukol yata sa internship niya. Mag-uusap yata dapat sila ngayon. Hindi na rin siya umaattend ang training namin. Ilang araw na. Tatawagan ko, siguro, nawala lang sa isip niya. Baka nandun sa kumpanya nila. Tatawagan ko na lang. Tao po. Mang Matias. Hazel! Uy, alika, tuloy ka, tuloy ka. Magandang hapon po. Magandang hapon. Ikat, mainit. Si Joseph po ba nandiyan sa loob? Umalis. Ay sabi, pupunta daw sa school ninyo. Tapos, didiretso daw siya sa kumpanya. Wala ho siya sa eskwelahan at kumpanya. Ano nangyari doon? Eh, ang aga umalis. Tinatawagan ko nga ho, pero hindi ako sinasagot. Kaya nagbabakasakali ho ako na nandito sa bahay niyo. Anak, alam ko, mahirap pakisamahan ng mga apo ko ngayon. Simula nung nangyari ito. Sana intindihin mo na lang si Joseph, ha? Mas kailangan niya tayo ngayon. Naiintindihan ko ho kayo. Huwag ho kayo mag-alala. Hindi ko ho iiwan si Joseph. Nangako ho kami sa isa't isa na hindi kami mawawala sa tabi ng bawat isa. Lalo na ho ngayon, mas kailangan niya ako. Maraming salamat, Hazel. Nagugulat lang ako sa inagawa ng mga apo ko, eh. Simula lang namatay si Raquel. Ngayon ko lang nakita yung galit na yun kay Joseph. Alam mo, sa akin lumaki yung mga yan, pero ngayon parang hindi ko na sila kilala. Pero hindi ako susuko. Kailangan matanggal ko sa kanila yung mga galit na yun. Ganun ho siguro talaga pag nagmamahal ng sobra. Kagaya ho ni tatay. Nung nawala sa kanya yung pinakamahalagang tao, pati ho siya nawala na din. Pero nasa sa atin yun kung saan natin dadalhin yung pagmamahal na yun. At naniniwala ako na sana hindi ito mangyari sa mga apo ko. Maraming salamat. Napasyal ka. Salamat. Pagsabihan ko na lang si Joseph, ha?